Alright, nasa studio na natin ating panahon ngayong umaga hanggang alas 9 na umaga si Lady Guard Sharon Casinas. Magandang umaga sa iyo, Sharon. Umaga din po, sir. Taga saan ba si Sharon Casinas? Taga Davao po, sir. Taga Davao? Yes, sir. At matagal ka ng security guard sa LRT? Matagal na rin po. Saan ka ba nakadistino? Santolan po, sir. At ilang taong LRT ka na, po. Ilang taong ka ng security guard sa LRT? 3.5 years po. 3.5 years. Alright. Alright. Kaya ka nandito sapagkat gusto naming marinig yung version mo. Ano nga ba talaga ang totoong nangyari? Ganito po kasi yun, sir. Mayroon po isang estudyanteng dumaan po sa X-ray machine po kasi doon po ako naka-duty, doon po ako nakatalaga. Dire-diretso po yung estudyante yun, sir. Sinabihan ko po siya, sir, na, ma'am, pakilagay na lang po yung bag niyo sa machine. Siniko po niya ako, sir, tapos yun po, nagalit na po siya. Siniko ka? Opo. Ang gamit niyang siko ay kaliwa, kanan? Yung pong kanan po ay dito po. Pasok po kasi siya, sir, kaya yung kanan po niya ginanong po sa akin. Nasaktan ka? Opo. Pero hindi na po ako inayaan ko na lang po siyang magalit. Nung siniko ka, anong sinabi niya sa'yo? Ang liit-liit daw po ng bag niya, ba't kailangan po daw ipasok sa loob ng machine, yun po. At ano naman ang sagot mo? Sabi ko po, ma'am, pasensya na po, palisi lang po namin kasi to. Yun lang po. Tapos ano nang sumunod na pangyayari? Yun po, nag-hysterical na po siya, pumasok po siya sa loob, nagalit po siya, sir, kaya pumasok na rin po ako dun sa may likod ng machine namin, sir, kasi nahihiya po ako sa mga pinagsasabi po niya. Nahiya ka? Opo. Nung nagsalita ito? Opo, sir. Bakit ka nahiya? Si po, pinagtitinginan na po kasi kami ng mga pasahero, sir. Ano mga salita niyang parang nakaramdam ka na nahiya ka? Yung pong, ano po, yung humihingi po ako ng sorry, tapos hindi po niya ako pinapatawad, yun po. Tapos yung minumura-pumura po niya ako, sir. Halimbawa, ano mga salitang binitawan niya? Sabi na po niya na may pinag-aralan nga daw po siya, sir, ba't po ginaganon ko daw po siya? Yung ganun po, hindi po ako sumasagot, sir. Pinapaliwanag ko lang po sa kanya na ganun po kasi yun, ma'am, kasi policy po namin yun. Yun po. Tapos, sinong naunang pumasok? No? Sabagat nasa labas kayo, hindi ba? Yes, sir. Sinong unang pumasok sa LRT line? Sa loob po. Sa loob, o. Oh. Siya po, sir. Sinundan mo? Ako po? Oo. Di po, sir, nasa labas lang po ako, tapos hinila po niya ako, sir, kasi po... Hinila ka niya? Opo. Saan kanya hinawakan? Sa braso po. Sa braso. So pagkatapos kanyang siniko, pumasok ka siya sa loob, pumasok ka rin sa loob, hinila ka? Opo. Hindi ka naman hinila papasok? Hindi, sa papasok po sa may loob na machine, sir. Sa loob ng machine, oo. Hinila po niya ako, sir, kasi po gusto po niyang ipapasuspendi po ako, papatanggal po niya. Hila-hila ka niya? Opo, sir. Mga ilang seconds ito o ilang minuto ito? Madali lang po, sir. Madali lang? Opo. At nung hinila ka, anong sabi mo sa kanya? Wala lang po, sir. Sabi ko, sorry na po, ma'am. Pasensya na po. Hila-hila ka pa rin? Opo. Ay, ayaw po niyang tumanggap ng sorry ko po, sir. Itong mga ikinekwento mo, ito yung hindi natin nakita sa YouTube, ano? Yes, sir. So, hinila ka niya? Opo. Nagtatalak siya? Opo. Dinuro-duro po niya ako, sir. Dinuro-duro ka? Ang ginamit niya ay kaliwa, kanang kamay? Kanan po. Kanang kamay. Okay. Habang yung kanyang kaliwang kamay ay hawak-hawak ka. Ganun po siya. Nagkaganon po siya, sir. Parang sasabunutan po niya ako. Sasabunutan ka? Opo, sir. Nagkaganon na po siya. Nagigil na po siya, sir. Anong naramdaman mo at that time? Wala lang po, sir. Kasi hindi lang naman po isang beses lang po nangyayari sa amin po. Sa inyo? Yan, sir. Opo. Na kung ilang beses ka nang naganyan ng mga pasahero ng LRT. Opo, sir. Ang pinag-uusapan natin ay Santolan Station, yes, LRT sir. Line 2. Yes, sir. Na nasa Pasig. Yes, sir. Anong oras ito nangyari? Bandang 2 po ng hapon. Mainit ba ang panahon? Di naman po, sir. Mainit ba doon sa stasyon na yon? Di po, sir. Marami bang tao? Marami po talaga, sir. Sa normal na sitwasyon, rush hour, 6 o'clock hanggang 8 o'clock hanggang 9 o'clock, rush hour sa gabi, sa hapon ay alas 4, alas 5, alas 6 hanggang alas 7, alas 8 ng gabi. Ito ay pasado alas 2 ng hapon. Maraming tao? Marami po, sir. Alright, nung hila-hila ka, anong pakiramdam mo sa environment? Nakatingin lahat sila sa'yo? Opo, sir. Tapos pinagsasabihan po nila yung estudyante po na tumahimik na nga po kasi po nakaka-siya kasi ang ingay nga daw po. So may mga kumampi sa'yo? Yes, sir. Na mga pasahero din? Yes, sir. Wala pa mga empleyado ng LRT at that time? Wala pa po. Ikaw pa lang ang nandoon? Opo, sir. Wala yung security officer mo at that time?
dumating na po yun, sir, kasi magmamanload po yung SIC namin sa deputo po. Nung hila-hila ka ba, para ka bang yung bata na hinihila, na nagmamadali, na parang kung salita ay ginuguyod ka, hinihila kang na parang isa kang alipin? Parang, yung ba ang pakiramdam mo at that time? Hindi na po ako nag-iisip nun, sir, basta inano ko, sinunod ko na lang po. Nung hinihila ka, hindi mo ba hinawi yung kanyang kamay? Hindi po, sir. Nakiusap ka ba? Opo, sir. Baka naman sumigaw ka. Hindi po, sir. Hindi mo siya pinagsisigawan? Hindi po, sir. Kasi po, lagi pong pinapaalala ng aming agency po at ng aming area commander na manatili pong malumanay, magalang sa pananalita. Kahit po kami dinuduro, minumura. Ganun pa rin po. Nanlilisik ba yung kanyang mga mata? Yes, sir. Nanlilisik ka yung kanyang mga mata? Opo, sir. At yung kanyang bibig ay walang tigil sa pagsasalita? Yes, sir. Sumigaw ka ba? Hindi po, sir. Kahit isang katiting? Wala po, sir. Hindi ka nagpanik? Hindi po, sir. Sinabihan mo ba siya na ito ay reglamento? Nung hinawakan ka sa siko, sinabi mo bang, oh, bawal yan? Wala po, sir. Sumunod ka lang? Opo. Pwede bang ituring yun na parang kinaladkad ka? Iba yung hila, iba yung kinaladkad. Medyo mas matindi yung kinaladkad. Pero ito'y hinila ka? Opo, dito lang po, sir. Aha. Sino bang mas malaki sa inyong dalawa? Siya, ako po. Mas malaki ka? Opo, sir. Sino sa inyong dalawa ang mas malakas ang boses? Siya po. Siya. Sabagat ikaw ay malumanay magsalita. Ito ba yung regular na pakikipag-usap mo sa mga pasahero? Yes, sir. O baka naman dahil nasa radyo tayo ngayon, nasa TV tayo, nasa internet tayo. Hindi po, talagang ganyan ka malumanay. Opo, sir. So, alu-uli ang sinabi mo kaya naging dahilan para magalit siya? Sinabi ko lang po sa kanya, ma'am, pakilapag po ng bag sa machine. Yun lang po, sir. Nagalit na po siya. Nagalit ka agad siya? Kasi po, dire-diretso po siya, sir. Ang policy po kasi namin, sir. Pag madating po ninyo na extreme machine, ilalapag niyo po yung bag. Doon po ako na-assign mismo sa taga-ano po ako ng bag, taga-lagay. Hindi po niya nilagay kasi dire-diretso po siya. Tinawag ko po siya, sir. Alright. Hinila ka, tapos dinala ka pa sa opisina ninyo, nag-sorry ka pa. Opo. Ba't kailangan mo mag-sorry? Kasi nga po, yun po ang sinasabi niya, sir, na ano, mag-sorry daw po ako kasi pag hindi po ako nag-sorry, papatanggal po daw niya ako. Ipapatanggal ka daw niya? Opo. May mga binitawan ba siyang salita na hindi natin nakita sa YouTube? Meron po, sir. Halimbawa? Yung pong pagluluhod daw po ako sa harap ng mga pasahero at sabihin ko po daw na... Pinaluluhod ka niya sa harapan ng mga pasahero? Yun po ang gusto niya, sir. Luluhod po ako. Tsaka po, kailangan pong marinig daw po ng mga pasahero na mag-sorry daw po ako at napahiya na daw po siya. Pinaluhod ka? Papaluhod. Pinapaluhod ka sa harapan ng mga pasahero para marinig niya? Marinig ng mga pasahero? Opo. Ginawa mo ba? Hindi po, sir. Anong sagot mo ron? Wala lang po. Hindi lang po. Natayo lang po ako. Tinitingnan natakot ko lang. Natakot ka ba? Yes, sir. Kasi... Natakot ka? Opo. Dahil sa lakas ng boses niya? Opo. Ikaw ba'y nakagraduate ka ba ng high school? Nagka-college ka ba? Yes, sir. Anong pakiramdam mo nung sinabi niyang edukado ako? Wala lang po, sir. Sapagkat edukado ka rin, hindi yes, ba? Yes, sir. Tinitingnan ko lang po siya, sir. Hindi naman nanlilisik yung mga mata? Siya po, sir. Ikaw? Ay, hindi po, sir. Sa kanya? Hindi po. Nanlilisik yung sa mga mata po. Niya? Opo. Dumating ba sa punto na gusto mo na rin siyang sabunutan? Hindi po, sir. Dumating ba sa punto nung siniko ka ay gusto mo rin siyang sikuhin? Wala po, sir. Di ba may training ka na kapag ka, yung may harm na sa katawan ninyo ay pwede ninyong idepensa ang inyong sarili? Ngayon po, sir. Pero ang inaano po kasi ng aming agency po, saka na aming commander po, kahit po kami ganun-ganunin po at duro-duruin, mananatili po pa rin kaming pakumbaba po. Kung nung hinawakan ka niya, kinaladkad ka niya, ay halimbawa, nag-isip ka na kalad ka rin siya, kaya mo rin yon? Hindi po ako nag-iisip na ganun, sir. Ah, hindi mo talaga iniisip yon? Hindi mo rin iniisip na sampalin ito? Hindi po, sir. Nung inaakma niya na sasabunutan ka, batay sa iyong salaysay, yes, ay hindi mo iniisip na sabunutin ko rin ito? Hindi po, sir. Niminsan ay hindi pumasok sa isip mo na yung kada daldal niya sa iyo ay sampalin itong si Amalayer. Wala po, sir. Parang ano na lang po, umiyak na lang po ako, sir. Pumasok po ako dun sa room na kinakainan namin. Dun na lang po ako umiyak, sir. Umiyak ka? Opo, sir. Mag-isa kang umiyak? Pinuntahan po ako ng SIC namin, sir. Security in charge, SIC. Oh. Anong pangalan ng SIC? S.O. Kayabyab po. Oh, si Kayabyab? Yes, sir. Yung mga lady guard ba na nakasama mo at mga matagal mo ng kaibigan, ano naging sentimento ng mga to?
Di po, sir. Pagpunta po, pinapatigil lang po nila. Sabi nila po sa akin, hayaan na lang natin yun. Yun lang po. Nung naiyak ka, naramdaman mo ba na parang mahina ka laban dito kay Amalayer? Hindi naman po, sir. Ano lang po. Kaya po ako umiyak kasi nasaktan po ako, sir, nung sinabihan niya akong lumuhod. Eh, yun po ang hindi ko kayang gawin, sir. Pinaluluhod ka? Yep po. Marami nakarinig nun? Marami po, sir. Anong reaksyon ng environment nun? Ng mga tao na nasa paligid ninyo, na pinaluluhod ka? Pinapagalitan po siya, sir. Pinagsasabihan po siya. Pinagsabihan din siya? Opo. Ng mga kapwa-pasahero? Opo. May nagsisigaw po na pasahero, sir. Sinasaway po siya. Sinasaway siya? Opo. Babae? Lalaki po. Lalaki? Opo. Pero putak pa rin ang putak yung yes, si Amalayer. Kahit po yung SIC namin, sir, umihi na rin po si sir, kaya biyam ng pasensya po sa kanya. Mm. Ayaw pa rin po niya. Paano kayo naghiwalay ni Amalayer? Sir po, sir, nung dinala na po siya dun sa may lamesa po dun sa isang pao namin, sir, sila na pong tatlo nag-usap, sir, yung SIC namin, tsaka yung head guard namin, tsaka yung babae po. Kasi po, umalis na po ako at umiyak na nga po. Kasi hindi ko po kaya talaga, sir. Mm-hmm. Paano nagsimula yung Amalayer? Ano yung sinabi mo na unang inilabas niya sa kanyang bibig, Amalayer? Kasi po, sir, dumating po yung SIC namin, sir. Mm-hmm. Sir Kayabiyab po. Ano po, sinabi po niya na hinawakan ko daw po siya sa braso. Mm. Eh, sinabi ko po kay sir, sir, hindi po ako humawak. Yun po, kaya po siya nagsalita na Amalayer po. Mm-hmm. Yun po. So, hindi mo siya hinawakan sa hindi braso? Hindi po, sir. Siya ang naghawak sa braso mo? Opo, sir. Tsaka marami pong mag-witness, sir, na siya po yung humawak sa akin. Meron ka bang mga witnesses na na-produce na ikaw ang hinawakan niya? Opo, sir. Yung mga kasama ko po, tsaka yung mga nagtitinda po doon. Yung mga nagtitinda roon? Opo. Okay, pagkatapos ng insidenteng ito, umiyak ka, tapos kinausap ka ng SIC. Nakatanggap ka ba ng support mula sa Barrian Security Agency? Nakatanggap ka ba ng support sa mga lady guards na katulad mo? Sobrang nakatanggap ako, sir. Marami pong sumusuporta sa akin po. Nung lumabas ito sa YouTube, lumabas sa ilang pahayagan, anong naramdaman mo? Nahiya din po ako, sir. Nahiya ka? Yes, sir. Bakit ka na nakaramdam ng pagkahiya? Kasi po, ganun po, yung parang naiskandalo po kami. Ganun. Naiskandalo kayo? Po. Ikaw na yung nasaktan, ikaw pa yung nahiya. Ganun ba yun? Sapagkat ano ang training nga uli sa inyong mga lady guards? Kapag kaganyang may mga pasahero sa loob ng LRT o papasok ng LRT, kapag pinagsisigawan kayo, kuminsan ay nasisiko kayo, kuminsan ay nanlilisik ang mga mata nila sa inyo, ano ba ang training sa inyo? Mananatil po kaming malumanay, sir, at panatilin namin magpakumbaba palagit, magalang po. Alright, kung sa labas ng LRT nangyari yun, at kayo lang dalawa, at ginawa nila ni Amalayer yan sa inyo, ay nasaan ang ginawa mo? Hindi ko rin po siya papatulan, sir. Hindi mo siya papatulan? Sapagkat? Lalang po, ayaw ko lang pasin pumatol na mada. Ayaw mong pumatol ng ganyan? Opo. At hindi ka naman talaga sanay sa mga gulong ganito, ano? Yes, sir. At ayaw mo ng ganitong gulo? Yes, sir. Kayo ba mga lady guards sa loob ng LRT, line 1 at line 2, siguro sa MRT, nagkausap-usap ba kayo na pag nakita niyo si Amalayer sa anumang istasyon na hindi niyo papasukin? Wala pong... Walang ganyan. Sir, walang ganyan. Wala po. Ilang ulit na bang nangyari ito sa iyo na ikaw ay nakaharap ng ganitong pasahero sa loob ng LRT? Isang beses pa lang po, ngayon lang po, sir. Ito yung worst mo na. Opo, sir. Pero yung mga hindi sumusunod, marami na rin siguro. Marami po, sir. Alright. Anong patakaran sa loob ng LRT? Maliit o malaki na bag, kailangang... Inspeksyonin. At ayaw niya. Opo. Ah, okay. Ano bang nararamdaman mo sa kanya ngayon? Wala lang po, sir. Kasi po nung nangyari po yung time na yan, sir. Wala lang po. Hindi ko na po iniisip na gaganon po. Alright, mga kaibigan, ipagpapatuloy natin ang pagkikipag-usap kay Sharon Casinas, isang taga Davao City na nagtatrabaho sa LRT Line 2 Station at naka-assign sa Santolan. Hanggang ngayon ay nasa Santolan ka pa rin. Yes, sir. By the way, ikaw ba'y binigyan man lang ng suporta ng Barrian Security Agency? Opo, sir. Moral support? Yes, sir. Grabe po. Dinala ka ba sa isang psychiatrist, a psychologist para binigyan ka ng counseling? Na-trauma ka ba? Opo. Na-trauma ka? Opo, sir. Mga ilang araw yan? Hindi na po. Minsan po hindi po pumapasok, sir, kasi nahiya po ako. Tapos, pag-uwi ko po ng bahay nun, sir, nung time na yun,
umiiyak pa rin po. So pagbabalik natin, tatanungin ko si Sharon kung paminsan-binsabay napapanaginipan niya si Amalayer. Samantala, ang oras natin, 8 minutes makalipas ang alas 8 ng umaga.